Hello, kamusta tayong lahat? One week tayo bago tayo nag-post last time. Ay, ang ganda ng damit ko. Para ko si, si Beethoven at saka si Wolfgang Amadeus. Kilala niyo yun, si Beethoven at saka si Wolfgang Amadeus. Si Beethoven, ano siya? Bingi siya. Pero magaling siya mag-compose. Diba? Kahit bingi siya, nakakapag-compose siya. Yung si Mozart naman, magaling din. Gito yung mga suot nila at nagpa-piano sila. Tsaka dito sa, ano, dito sa movie ng Interview with the Vampire. Gito rin yung suot, diba? Pang horror. At tsaka si Miss Minchin din. Gito siya. Pag kinagat, ano, ba't ganito gusto nila? Pero maganda naman, di ba? Speaking of Miss Minchin, ano, hindi na pala dapat magbalat ng patatas si, ano, si Princess Sarah. Kasi yung patatas pala, hindi naman talaga dapat binabalatan yun. Hmm? Dapat malaman ni Miss Minchin yun. Kaya kawawa naman si Princess Sarah kung na siya magbalat ng patatas. Pwede mo palang kainin yung balat ng patatas na... Kasi nagluto ako ng kaldereta. Hindi ko na binatan yung patatas. Tapos ang ginamit ko yung ano, yung baby potatoes. Mas okay pala yung baby potatoes kaysa yung malaki na patatas sa siwain mo pa. Nagbigay pa ng tip para gumawa kaldereta. Hindi, mas maganda yung buo na patatas na maliit. Lalagay mo sa ano, sa kaldereta. Matuntua yung mga ano, yung kumain. Ano ba? Katuloy natin to, ha? Hindi pa rin tayo tapos kay Paul. Kasi last time, puros mga two chapters lang nadi-discuss natin, ano, yung nasa-share natin. Ay, yung last time na napag-usapan natin, itong si Paul, naiwan pa rin na nakabound dun sa Herod's Praetorium kasi iniwan siya ni Felix kasi si Felix napalitan na siya ni Festus. Tatandaan niyo na ng asawa ni Felix si Drusilla, okay? Tandaan niyo na si Drusilla na asawa ni Felix. Oh, dito naman tayo sa Acts chapter 25. Verse 1 up to 12. Di ba nga si Festus na yung governor? So now when Festus had come to the province after 3 days, he went up from Caesarea to Jerusalem. So galing siya ng Caesarea, nagpunta siya ngayon ng Jerusalem si Festus, di ba? Ngayon, to, so itutuloy ko muna bago ko explain. Then the high priest and the chief men of the Jews informed him against Paul, and they petitioned him, asking a favor against him that he would summon him to Jerusalem while they lay in ambush along the road to kill him. But Festus answered that Paul should be kept at Caesarea and that he himself was going there shortly. Therefore, he said, "Let those who have authority among you go down with me and accuse this man to see if there is any fault in him." And when he had remained among them more than 10 days, he went down to Caesarea the next day. Sitting on the judgment seat, he commanded Paul to be brought. When he had come, the Jews who had come down from Jerusalem stood about and laid many serious complaints against Paul, which they could not prove. While he answered for himself, "Neither against the law or the Jews, nor against the temple, nor against Caesar, have I offended in anything at all." But Festus, wanting to do the Jews a favor, answered Paul and said, "Are you willing to go up to Jerusalem and there be judged before me concerning these things?" So Paul said, "I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged. To the Jews I have done no wrong, as you very well know. For if I am an offender or have committed anything deserving of death, I do not object to dying. But if there is nothing in these things of which these men accuse me, no one can deliver me to them. I appeal to Caesar."
And then Festus, when he had conferred with the council, answered, "You have appealed to Caesar. To Caesar you shall go." So, di ba, naging, after ni Felix, si Festus na ang naging governor. Ngayon, pumunta ngayon si Festus, galit siya sa Syria, pumunta siya ng Jerusalem. Nandun sa Jerusalem yung high priest, tsaka yung chief men of ng mga Jews, na ini-inform niya na nandun si Paul sa Syria. Ngayon, nagsabi yung mga Jews na ayaw nila kay Paul, na i-demanda nila si Paul, may petition sila kay Paul. Ngayon, gusto ngayon nila na pabalikin si Paul sa Jerusalem para i-ambush. Pero anong sabi ni Festus? Si Paul dapat sa Caesarea siya mag-stay. At pupunta rin siya ng Caesarea, okay? Kasi pupunta diba si Festus sa Jerusalem. Ngayon sabi ni Festus, babalik siya ng Caesarea at sa Caesarea rin mag-stay si Paul. Ngayon, kung meron kayong reklamo kay Paul, magpunta ka rin kayo ng Caesarea. Ngayon, 10 days nagstay si Festus sa Jerusalem. And after that 10 days, nagpunta siya na ngayon, bumalik siya ng Caesarea. So the next day, nung nandun na siya ng Caesarea, sabi niya, ilabas niyo si Paul. Kasi nung time na yun, di ba, nung nagpalit ng regiment, ng liderato, siyempre, ibibigay ngayon ni Felix, o ito ang mga naiwan ng mga trabaho, ito ang tatrabahuhin mo, ito ang mga, di ba ganun yun sa government, mga naiwang trabaho, ito yung mga nakakulong, ito yung mga umaapela, ganun. Kaya alam to ni Festus. When he had come, the Jews who had come down from Jerusalem stood about and laid many serious complaints against Paul, which they could not prove. So, nagpunta rin doon ang mga Jews sa Jerusalem. I mean, sa Syria. Nagbigay sila ng mga seryoso ng mga complaints against Paul na hindi naman nila mapaprove kung totoo o hindi. Kasi nga, hindi naman talaga totoo. Gumagawa lang sila ng istorya para maparusahan lang si Paul. Tumutulog yung chan ko. Tumutulog yung chan ko. Ngayon sabi naman ni Paul, wala akong nagawang mali against the law ng mga Jew, against the temple, against kay Caesar, wala akong inoffend ng mga tao. Wala akong nasakta ng mga tao, sabi ni Paul. Pero ito naman si Festus, syempre gusto niya magpa, dahil bago lang siya na governor, mapabida ako dito, wanting to, gusto niya bigyan ng pabor ang mga Jews. O sige, sabi niya kay Paul, willing ka ba magpunta ng Jerusalem para doon ka i-judge, sabi ni Festus. Kasi nga gusto niya bigyan ng pabor itong mga Jews. Ang sabi ni Paul, "I stand at Caesar's judgment seat where I ought to be judged. The Jews I have done no wrong, as you very well know." So hindi ako, wala akong kasalanan sa mga Jews. Alam mo yan, sabi ni Paul sa kanya. Kasi kung naka-offend ako, kung deserve ko na mamatay, kung na-offend ko sila, kung may na-offend ako sa law, kung may na-offend ako sa Jew, kung ano man ang mga na-offend ko, deserve ko yon. Pero wala akong ginagawang masama, sabi ni Paul. Kaya ang gagawin ko ay appeal to Caesar. So, medyo nagulat kayo si Festus. Malakas ang loob kasi ni Paul kasi guided siya by the Holy Spirit. Dahil di ba sabi nga ni Jesus sa kanya na pupunta siya ng Rome. Kaya nagulat si Festus. Hindi niya akalain na sasabihin ni Caesar. Hindi niya akalain na sasabihin ni Paul yun. So anong sabi ni Festus? "When he had conferred with the council, answered, 'You have appealed to Caesar? To Caesar you shall go.'" O sige. Kasi mapapayaan siya. Eh, ba't ka pupunta kay Caesar? Kami na magde-decide. Hindi. Kasi nag-appeal na siya kay Caesar si Paul. Kaya, dapat, dadalhin siya kay Caesar. Kasi hindi pwedeng pigilan ni Festus to dahil nag-appeal na siya. No? Ganun yun. Ngayon, after some days, ito naman na, verse 13 up to 27. "And after some days, King Agrippa and Bernice came to Caesarea to greet
Festus. Si King Agrippa at saka si Bernice, magkapatid siya. Si King Agrippa, si Bernice at saka si Drusilla, magkapatid siya. So, bayaw ni Felix si King Agrippa, hipag niya si Bernice. So, lagi magkasama si King Agrippa at saka si Bernice. Si King Agrippa, wala siyang asawa. Si Bernice kapatid niya, lagi lang niyang kasama. So, may mga chismis lang nun. May nabasa akong chismis, pero wala rin ito sa Bible. Ha? Tukol kay Agrippa at kay Bernice na magkapatid. Pero huwag natin pansinin yun dahil chismis lang yun. Alam mo naman ang chismis, di ba? Hanggang ngayon may mga chismis pa rin. So, magkasama ngayon sila. When nakita nila si Festus, kasi gusto nilang batiin si Festus. Uy, congratulations, ikaw na pala kayo ng governor. When they had been there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, "There is a certain man left a prisoner by Felix." Humihingi ng tulong tong si ano, si Festus kay King Agrippa. Na gusto niyang, tinan mo nga itong isang prisoner natin na iniwan ni Felix. 2 years siyang na iniwan ni Felix eh. Tingnan mo lang ha, anong masasabi mo. Yun ang parang gustong sabihin ni Festus kay King Agrippa. "About whom the chief priests and the elders of the Jews informed me when I was in Jerusalem asking for a judgment against him. To them, I answered, it is not the custom of the Romans to deliver any man to destruction before the accused meets the accusers face to face and has the opportunity to answer for himself concerning the charge against him. Therefore, when they had come together without any delay the next day, I sat on the judgment seat and commanded the man to be brought in. So when the accusers stood up, they brought no accusation against him of such things as I suppose, but had some questions against him about their own religion and about a certain Jesus who had died, whom Paul affirmed to be alive." So ang pinag-uusapan kasi, kaya si Paul nandun dahil isinishare ni Paul nga na si Jesus ay buhay. Alam niyo ba kung bakit gulat sila ba't buhay si Jesus Christ? Ha? Bakit hindi matanggap ng mga Jews na isang anak ng karpintero, isang taong mahirap, ang King of Kings and Lord of Lords, na anak ng Diyos, hindi nila matanggap dahil ang iniisip nila na ang, di ba, ang iniisip nila, mayaman, darating, para yung kingdom ng Israel mas umangat kumpara sa kingdom ng Rome. Kasi nung time na to, malaki ang kapit ng Rome sa kanila. So ang iniisip ng mga Jew, pag dumating na ang mga King of Kings, maghahari na ang Israel, ang Jews. Okay, yun ang iniisip ng mga Jews, ng mga Pharisees, okay? Na sila na maghahari. Kasi nung time na to, ang mga naghahari is mga Romans. At saka, kilala niyo si Julius Caesar. Si Julius Caesar, nauna siyang ipanganak bago si Jesus Christ. Si Cleopatra, naunang ipinanganak bago si Jesus Christ. So, namatay na sila Julius Caesar, si Cleopatra, bago pinanganak si Jesus. Yun, mga great people yun sa kanila. Dahil leader, mataas ang pinag-aralan, sikat, mayaman. Nakakapagtaka na hindi nabuhay, namatay lang. Samantalang itong si Jesus Christ, isang mahirap, anak ng karpintero, lumaki na karpintero, kasama ng mga mahihirap, namatay, pero nabuhay after 3 days. Hindi matanggap ng mga Jews yun. Dahil kung bakit yung mga yung emperor ng Rome na si Julius Caesar hindi naman nabuhay. Bakit yung queen ng Egypt na si Cleopatra hindi naman nabuhay? Eh matataas ang ano noon dahil queen yun, tsaka king, emperor pa. Eh bakit itong ating King of Kings and Lord of Lords na darating, karpintero, hindi tapos nabuhay? Imposible, hindi ito ang inaantay natin na tagapagligtas. Dahil ang inaantay natin tagapagligtas, malakas. Yun ang gustong sabihin ng mga Jews. Yun ang gustong sabihin ng mga Diyos na hindi mayaman. Bakit hindi mayaman tong dumating? Bakit ganito lang, pinanganak lang sa sabsaban?
Bakit walang bahay? Samantalang doon si Cleopatra, si Julius Caesar, sila Mark Antony. Mark, kilala niya si Mark Antony, no? Yung kasama nila Julius Caesar. Bakit namatay sila? Hindi naman sila nabuhay. Ganon ang maraming mga great men na bago'y panganak si Jesus na namatay pero hindi nabuhay. Si Jesus lang ang kaisa-isang namatay at nabuhay. Yun ang pagkakaiba ng isang pagiging Kristiyano sa ibang may mga paniniwala. Ang Diyos natin nabuhay. Ituloy natin, ha? And because I was uncertain of such questions, I asked whether he was willing to go to Jerusalem and there be judged concerning these matters. But when Paul appealed to be reserved for the decision of Augustus, I commanded him to be kept till I could send him to Caesar. Then Agrippa said to Festus, I also would like to hear the man myself. Gusto ko rin makapakinggan nga yung tao na yan. Medyo nagtataka ako dyan na, ano nga, kakaiba yan na parang gano'n ang gustong sabihin ni King Agrippa. Sabi naman ni Festus, tomorrow, you shall hear him. Ipapakita ko siya sa iyo tomorrow. Sabi ni Festus. So the next day, when Agrippa and Bernice had come with great pomp and had entered the auditorium with the commanders and the prominent men of the city, at Festus's command, Paul was brought in. So ipinasok si Paul, ando si Bernice, tsaka si King Agrippa. And Festus said, King Agrippa and all the men who are here present with us, you see this man about whom the whole assembly of the Jews petitioned me both at Jerusalem and here, crying out that he was not fit to live any longer. But when I found that he had committed nothing deserving of death, and that he himself had appealed to Augustus, I decided to send him. I have nothing certain to write to my lord concerning him. Therefore, I have brought him out before you, and especially before you, King Agrippa, so that after this examination has taken place, I may have something to write. For it seems to me unreasonable to send a prisoner and not to specify the charges against him. So, ipipresent niya si Paul kay King Agrippa para kumuha rin siya ng ideas or insights from King Agrippa kung anong ilalagay niya na charge against kay Paul para pag dinala sa Rome, alam ko ano ang charge, may dala ng papeles, so ito ang charge dyan. Kasi walang makitang kasalanan si Festus ni Paul. Wala siyang makita. Okay? Dito na tayo sa chapter 26. Ang gusto ko nang idagdag. Gusto ko nang idagdag. Di ba si Jesus Christ, mahirap siyang dumating dito sa lupa. Karpintero siya, kaibigan niya yung mga taong makakasalanan, yung mga kasakasama niya, mga fisherman, mga taong mabababa ang pinag-aralan ng mga panahong yun na hindi sikat. Okay? Hindi sikat ang mga kasama niya ni Jesus Christ. Hindi sila famous. Kumbaga sa ngayon, parang mga geologs lang to, walang sinabi to. Yun ang tingin ng mga tao sa kanila. Kasi hindi sila maganda ang damit, hindi magarbo. Pero sa lahat ng mga faith, maraming ngayong ano, 'di ba? Tinatawag nating grupo ng mga tao na may kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang Diyos. Sa mga tao may kanya-kanyang Diyos na 'yon. Ang Diyos lang natin, si Jesus Christ lang ang nabuhay. Wala nang iba. Kung iisa-isahin mo yung mga sinasamba ng mga tao, walang nabuhay sa kanila galing sa si Jesus Christ lang. Okay? At isa pa,
si Almighty Father lang at si Jesus Christ lang ang nag-promise sa atin na magru-rule tayo kasama nila. Yung ibang mga may pananampalataya na may mga sinasamba, ano ang promise sa kanila ng mga magtuturo sa kanila about sa kanilang paniniwala? Nayayaman sila, di ba? Yun ang turo sa kanila, yayaman tayo, itong dasalin mo, ito, itcha-chant mo to para yumaman ka, gumanda ang health mo. Si Jesus Christ lang, at kasi Almighty Father lang, ang nag-promise sa atin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kasama natin sila na magre-reign, na maghahari sa mundo. Isinasama tayo ni Almighty Father, ni Jesus Christ. Naiintindihan niyo, isinasama niya tayo na tayo-tayo, magkakasama tayo, gano'n. Hindi yung ako lang. Kasi yung iba na mga sinasamba nila na Diyos, sila lang ang magaling. Ha? Sila lang. Pero si Jesus Christ at si Almighty Father, isinasama nila tayo na maghari. Napakabait ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Tsaka meron pa akong tanong, no? Sandali muna, gusto ko muna nang ilabas to. Kasi bago laging umiikot sa utak ko, no? Saka na muna itong Acts chapter 26. Si Jesus Christ, siya ang Lion of the Tribe of Judah. Diba? Lion, isa sa mga characteristics din ni Almighty Father is lion. Why lion, not tiger? Kasi sabi ng iba, mas malakas daw ang tiger, mas malaki ang tiger, pero yung lion, mas maliit ang lion, ganon. Bakit? Bakit mas minihahalon tulad ni Almighty Father ang sarili niya sa lion at saka sa Jesus Christ? Isa sa mga characteristics. Bakit? Compared sa tiger. Ang lion, ano siya? Gusto niya marami sila. Sama-sama sila. Magkakasama sila. Yung tiger, mag-isa lang siya na namumuhay mag-isa. Alam niyo ba yun, yung tiger? Pero yung lion, meron siyang mga kasama, may pamilya siya. Yun ang pagkakaiba ng lion at tiger. Pinoprotektahan ng lion yung kanyang pamilya. At isa pa, yung lion, mas matigas ang buto niya kumpara sa tiger. Ibig sabihin, mas stable yung lion kumpara sa tiger. Kasi nagtataka ako, bakit lion, Jesus? Bakit Almighty Father, bakit lion, not tiger? Matigas ang buto ng lion at marami siyang gustong kasama. Gusto niya tayong kasama ni Almighty Father. Hindi siya selfish. Napakabait ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Kaya nga niya tayo create, di ba? Kasi gusto niya tayong makasama sa langit. Gusto niya tayong kasamang maghari. Kasama niya. Gusto niya ng happy family. Yun ang gusto niya. Masayahing tao si Almighty Father at mapagmahal. So, ano lang ang dapat natin gawin? Sundin lang natin siya. Pero yung mga, alam mo, minsan binabanggit natin ang pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, hindi tayo worthy na banggitin man lang ang pangalan nila. Dahil napaka-holy ng pangalan nila, napakalinis ng pangalan nila, napaka-mapagmahal nila. Pero binigyan nila tayo ng karapatan para tawagin sila dahil mahal nila tayo. Okay. Yun ang pagkakaiba sa ibang mga may ibang mga paniniwala dyan. At saka, isa pa, hindi matatapos. Alam niyo ba ang religion, ang root word niyan is lig. Alam niyo, no? Religion
Yung root word is lig, L-I-G. Parang relige, okay? O kaya parang retrace, reconstruct, rebuild. Yung re, parang ano lang yun, suffix. Suffix ba tawag dun sa umpisa? Ano man tawag dun pag prefix? Prefix ba tawag dun pag umpisa? Tapos, yung pinaka root word nun is lig. Latin word yun, meaning to bind. To bind, ibig sabihin nun. Or to tie, itali. Si Almighty Father, hindi niya tayo gustong i-bind, hindi niya tayo gustong itali, dahil meron tayong free will. Kaya hindi siya nagtatag ng religion. Kasi ang religion is a belief lang yon. Kasi si Almighty Father, family siya. Hindi siya religion, family siya. Kung titingnan niyo yung Bible, di ba sabi ko sa inyo si Julius Caesar, si Cleopatra, nabuhay sila before Christ, di ba? Hindi sila, pero namatay sila, pero hindi sila nabuhay. Kahit mayaman sila. Si Jesus Christ lang ang nabuhay. Kaya hindi matanggap ng iba yon. Na bakit isang mahirap lang na tao nabuhay. Kaya hindi matanggap. At sinasabi ng iba na imahinasyon lang. Na imahinasyon lang si Jesus Christ, pero naniniwala kayo kay Julius Caesar. Naniniwala kayo kay Cleopatra. Kasi merong mga articles si Cleopatra sa Egypt, di ba? Pati si Julius Caesar na kaya hindi pa tayo tapos, mahaba ang ikukwento ko. Pero yung palang muna, may proof, okay? Si Jesus din may proof, eto Bible. Pero bakit walang picture si Jesus Christ? Bakit walang picture or walang bust, B-U-S-T? Kasi si Julius Caesar, may bust siya. Alam mo may bust? Yung from head up to the neck or up to the chest, semento siya na statue, bust ang tawag doon. Bakit si Jesus walang ganon? Walang makitang picture ni Jesus Christ. Yung mga apostles, walang makitang picture. Bakit? Tunay na mukha, bakit? Kasi nga hindi sila popular. Kasi nga, ang turing sa kanila is mga outcast ng society. So kung outcast ka ng society, bakit ka gagawa ng image? Hindi ka gagawa ng image. Isa kang tingin nila kay Jesus Christ saka sa mga apostles, criminal. So bakit sila gagawa ng image? Kaya hindi naiintindihan ng mga tao yon. At alam ni Jesus Christ, no, na buti, gusto ni Jesus na wala siyang image. Alam mo kung bakit? Gusto niya na walang image na naiwan sa kanya o pati ang mga apostles. Dahil alam ni Jesus na pag may image na nakita, na ito si Jesus, ito ang mukha ni Jesus, sasambahin na ng mga tao yun. Sasambahin ng mga tao ang simento. Ayaw ni Jesus sambahin yung simento. Na kahit kamukha niya, tapos sasambahin ng mga tao. Hindi ganun. Don't worship the creation, but the creator. Kasi creation lang niya yung bato eh. Kaya ayaw ni Jesus, hindi hinayaan ni Jesus na magkaroon din siya ng sarili niyang image. Kasi nga, criminal ang tingin sa kanya ng mga Jews, pati sa mga apostles, sa lahat ng mga Christians, criminal. Kaya walang mga naibang mga photos or ng mga drawings or architecture or statue. Sasambahin ng mga tao. Makakita lang, oy, sambahin natin yan. Ano yan na? Ito, pako to. Sambahin natin to, pako to. Paghati-hatihan natin tong pako na to, sambahin natin. Hindi ganon. Kasi gusto ni Jesus Christ, He wants to be worshipped in spirit and in truth. Para dun, yung faith natin, ma-enhance. Kasi pag may nakikita kang bagay, na halimbawa, sasabihin, pako, ito yung pako na ano, magkakaroon ka ba ng faith? Eh, ito rin pa ako. Kasi yung faith, hindi mo nakikita yun, di ba? Yung faith.
Hindi mo nakikita pero naniniwala ka. Yun yun. Gaya ni Jesus, hindi natin nakikita siya. Pero naniniwala tayo dahil may proof nandito sa Bible. Dahil kung i-trace mo, kung yung history, ha, pati itong kaya nga nakita ko si Drusilla eh. Binanggit si Drusilla dito, si King Agrippa, pati si Bernice, meron siyang sa history ng Rome. Pero itong Bible, kumpleto to, tungkol to kay Jesus Christ. From start to finish. Pati si Almighty Father at ang Holy Spirit. Ituloy natin to, ha, sa ang dami ko sinabi. Sa Acts chapter 26 naman. Then chapter 26 verses 1 up to 11. Then Agrippa said to Paul, "You are permitted to speak for yourself." So Paul stretched out his hand and answered for himself. "I think myself happy, King Agrippa, because today I shall answer for myself before you concerning all the things of which I am accused by the Jews, especially because you are an expert in all customs and questions which have to do with the Jews. Therefore, I beg you to hear with me, to hear me patiently, kasi si King Agrippa is a Jew din. So alam niya yung mga laws ng mga Jews. My manner of life from youth, which was spent from the beginning among my own nation at Jerusalem, all the Jews know. They knew me from the first, if they were willing to testify that according to the strictest sect of our religion, I lived a Pharisee, and now I stand and am judged. For the hope of the promise made by God to our fathers, to this promise our 12 tribes, earnestly serving God night and day, hope to attain. For this hope's sake, King Agrippa, I am accused by the Jews. Why should it be thought incredible by you that God raises the dead? Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I cast my vote against them, and I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign countries or foreign cities rather. So kahit saang lugar hinahanap ko yung mga Kristiyano, gusto ko silang i-persecute, sabi ni Paul. Dahil ako, strict ako, dahil Pharisee ako, strict ako sa religion, sa sect, sabi niya, sa sect na natin, sabi niya. Kaya galit na galit ako sa mga followers ni Christ na nagsasabi na nabuhay siya. Ngayon, kwento na naman ni Paul kay King Agrippa, okay? Di ba paulit-ulit yung kinukwento? Yung tungkol sa nabulag siya, na kinausap siya ni Jesus Christ, na may magpe-pray sa'yo, na ipupunta ka sa mga Gentiles para mag-share ka ng Word of God, ng Gospel, na nabuhay ako, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those are sanctified by faith in me. So, yun, di ba? Ilang beses na inulit ni Paul to sa mga nakikinig sa kanya. 4 times na ata nating nababasa to, di ba? Dito sa Book of Acts. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of the Judea and then to the Gentiles that they should repent, turn to God and do works befitting repentance. For these reasons, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. Therefore, having obtained help from God to this day, I stand witnessing both to the small and great, saying no other things than those which the prophets and Moses said would come. That the Christ would suffer, that he would be the first to rise from the dead, and would proclaim light to the Jewish people and to the Gentiles. So, yung nasa law ni Prophet, ito din ang sinasabi, na darating ang isang Christ na magsasuffer. Yun ang sinishare ko din, sabi ni Paul. So, wala naman ba kung pagkakaibang sinishare, kasi yung sa law ni Moses, na sinabi ni Moses, yun din ang sinishare ko, sabi ni Paul. Ito naman tayo sa verses 24 up to 32.
Now, as he thus made his defense, Festus said in a loud voice, Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad. O sabi ni Festus, Governor Festus, alam mo, Paul, nababaliw ko na, sobrang pag-aaral mo na. O diba, pag tayo, marami na tayong alam, sasabihin ng mga tao, nababaliw na yan, kung ano naman pinagsasabi, ha? O Siska, kung ano naman pinagsasabi yan, nababaliw na yan, kung ano-ano nalalaman, saan nanggagaling yun, nababaliw na yan. So, pag sinabi yun, tunay na follower tayo ni Christ, alam nyo kung bakit? Kasi yung iba na, okay? Tingnan mo si Paul, baliw na raw siya, much learning is driving you mad. This is a form of gaslighting and persecution, okay? Pero mild lang, pero... Ibig sabihin, pero mild lang, pero ano to eh, masama ang ibig sabihin, di ba? But he said, I am not mad, most noble Festus, but speak the words of truth and reason. For the king, before whom I also speak freely, knows these things, for I am convinced that none of these things escapes his attention, since this thing was not done in a corner. O sabi niyo, oh, si King Agrippa, alam itong pinagsasabi ko kasi hindi naman nangyari ito sa kalye-kalye lang eh. Nababalita ito sa kung saan-saan. Alam ni King Agrippa to dahil alam niya yung law ni Moses. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do believe. Then Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. Muntik mo na ako ma-persuade na maging Christian ha, Paul ha, sabi ni King Agrippa. Anong sabi ni Paul? I would to God that not only you, but also all who hear me today might become both almost and altogether such as I am, except for these chains. Gusto ko nga eh, ikaw, hindi lang ikaw, pati lahat ang nakikinig dito na maging kagaya ko, na maging follower ni Christ, maliban sa chains na to na nakabalot, nakalagay sa kamay ko. Gusto ko maging Kristiyano, kaya maging kapareho niyo ako. Kapareho ko kayo. Kapareho nyo ako. Ganon. Basta maging, gusto ko maging kapareho nyo ako na maging Kristiyano rin. When he had said these things, the king stood up as well as the governor and Bernice and those who sat with them. And when they had gone aside, they talked among themselves saying, this man is doing nothing deserving of death or chains. Then Agrippa said to Festus, this man might have been set free if he had not appealed to Caesar. Kung hindi siya nag-appeal kay Caesar, alam mo, pwede nang mapakawalan to eh, sabi ni King Agrippa. Eh kaso nag-appeal siya kay Caesar, eh, wala tayong magagawa, eh, gusto niya sa emperor. Kasi nga, di ba, governor si Festus, tapos ang king si Agrippa, tapos ang emperor si Caesar. Okay? Hindi si Julius Caesar kasi si Julius Caesar namatay na siya, di ba? So yung mga anak niya, pero kasi ang mga anak ni Caesar, ni Julius Caesar, puro mga Caesar din, si Augustus Caesar, basta Caesar, sila apat silang Caesar. E tapusin na kaya din to. And when it was chapter 27, ano? And when it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan regiment. So entering a ship of Adramyttium, we put to sea, meaning to sail along the coasts of Asia. Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, was with us. And the next day we landed at Sidon, and Julius treated Paul kindly and gave him liberty to go to his friends and receive care. So, ano sila, lenient sila kay Paul. O sige, pwede mong, habang nasa ship ka, pwede mong, bisibisitahin mga, ano mo, kaibigan mo. When he had put to sea from there, we sailed under the shelter of Cyprus because the winds were contrary. So, nandun sila sa Cyprus kasi nga, yung wind, malakas. And when we had sailed over the sea, which is off Sicilia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. There, the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. So, lumipat sila ng ship. Alexandrian ship sailing to Italy. Papuntang Italy, dun sila sumakay. Okay? Noong una, nakasakay sila sa maliit na ship, no?
lumipad kayo sila ng ship na papunta ng Italy. So, ano may stopover din, parang airplane, di ba? When he had sailed slowly, many days, and arrived with difficulty off Cnidus, the wind not permitting us to proceed, we sailed under the shelter of Crete off Salmon. Passing it with difficulty, we came to a place called Fair Havens near the city of Lycia. So yung boat nila, marami sila nadaanan, yung Crete, ganun, yung Cnidus, dumaan sila dun. Sa Fair Havens, dumaan sila, malapit sa Lycia. Ngayon, ito, sa verse 9, now when much time had been spent, sailing was now dangerous because the fast was already over. Paul advised them, saying, men, sabi ni Paul to ha, men, I perceive that this voyage will end in disaster and much loss, not only the cargo and ship, but also our lives. Therefore, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means if they could reach Phoenix, a harbor of Crete opening towards the southwest and northwest, and winter there. Warning si Paul. Guided siya by the Holy Spirit, alam niya na sabihin mo to na magkakaroon ng dangerous kasi nga magkakaroon ng disaster, okay? Baka kung ano mangyari sa atin, huwag na tayong tumuloy. Ngayon, matigas ang ulo ng centurion. Hindi, tutuloy tayo. Lahat-lahat gusto nila tumuloy. Si Paul lang ang nagsabi na hindi, wag na. Pero hindi nila sinunod si Paul eh. O ito na nga nangyari. When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed it close by Crete. But not long after, a tempestuous head wind arose called Euroclydon. So yung merong wind na malakas, ang tawag Euroclydon. So when the ship was caught and could not head into the wind, we let her drive. So hinayaan nila yung ship na mag-drive mag-isa, umalon mag-isa. Kasi nga malakas ang wind. Hindi nila ma-control. Tumatal si Kunlaway, kung ba yan? Oh, asan nila? Andali. Ang dali ah. May napindot ako. And running under the shelter of an island called Claudia, we secured the skiff with difficulty. So, nahihirapan na silang yung barko nahihirapan na sa sobrang lakas ng hangin. When they had taken in on board, they used cables to undergird the ship, and fearing lest they should run aground on the Syrtis sands, they struck sail and so were driven. And because we were exceedingly tempest-tossed, parang pag ganun-ganun na, no, ng hangin. The next day, they lightened the ship. So, para gumaan yung ship, nagtatanggal sila ng mga gamit, tinatapon nila sa dagat. On the third day, we threw the ship's tackle overboard and with our own hands. So, binubuhat nila yung tackle board, tinatapon nila sa dagat. Now, when neither sun nor stars appeared for many days, matagal na walang stars, tsaka ng sun, puro mga hangin at mga malalakas na hangin, tsaka malilit na ulan. No small tempest beat on us. All hope that we would be saved was finally given up. So, nawala na sila ng pag-asa, mukhang mamamatay na tayo dito kasi sobrang lakas ng hangin.
But after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, "Men, you should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss." Alam nyo, dapat, sabi ni Paul, dapat nakinig kayo sa akin. Ha? Kung, dahil kung hindi mangyayari to, kung nakinig lang kayo. Ha? Hindi sila, oh, yun lang sinabi siya, oh, kasalanan nyo, yan, ha, labas ako dyan. Hindi ganun. Titigas sa ulo ninyo, ha? Hindi ganun magsalita si Paul. Ang sabi ni Paul, men, alam mo, kung nakinig lang kayo sa akin, hindi na sa atin mangyayari to. Oh. Pero dahil sa masamang ugali ko, kasalanan nyo yan, ha? Kayong ano dyan. Di ba ganun tayo? Sisisihan. Pero si Paul, hindi siya ganun. "And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only the ship." Sinabi ng Holy Spirit sa kanya, kay Paul, no? Hindi man nakalagay dito. Bakit alam ni Paul na walang mawawala sa kanila? Kasi sinabi ng Holy Spirit sa kanya na walang mawawala, na buhay sa kanila, pero yung ship masisira. "For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve." So nakita niya yung angel, no? Padala ni Almighty Father sa kanya, sabi, saying, "Do not be afraid, Paul, you must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you." Kailangan mo magpunta ng kay Caesar. Kaya lahat ng mga kasama mo walang mamamatay sa kanila. Binigay sila sa iyo ni Almighty Father. Kaya walang mamamatay sa kanila. Sabi ng angel of God. Kaya, "Therefore take heart, men, for I believe that God, that it will be just as it was told me. However, we must run aground on a certain island." Dapat huminto tayo sa isang island. Sabi niya, ni Paul. "Now when the 14th night had come, as we were driven up and down in the Adriatic Sea, about midnight, the sailors sensed that they were drawing near some land." So nakikita ng mga sailors na parang malapit na tayo sa land. May nakikita tayong parang kakaiba. So ang ginawa nila ngayon ito, ha, "They took soundings and found it to be 20 fathoms, and when they had gone a little farther, they took soundings again and found it to be 15 fathoms. So yung soundings, alam yung sonar, yung chine-check nila kung malapit yung ground sa tubig, kung malapit, kung malalim o mababaw, yun yung soundings. Hanggang ngayon, meron pa rin soundings ngayon ng mga ship, di ba? Para malaman kung malalim ang, para malaman kung malalim yung, dagat o mababaw sila o kung sasadsad sila, may soundings yun. Yung fathoms, ano to? 7 yata eh. So 20 times 7, yun ang feet, meters yata to. 7 meters, hindi ako sure. Kayo na magtingin kung anong computation ng fathoms. 20 fathoms, tapos naging 15 fathoms. Then, "Fearing lest we should run aground on the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for the day to come." So nagbaba na sila ng anchor. Alam niyo yung anchor? Hindi yung butter. Yung anchor, yung para huminto yung ship, para yung anchor, sasabit siya sa mga bato sa ilalim ng dagat para pipigil na umandar. "And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea under pretense of putting out anchors from the prow, Paul said to the centurion and the soldiers, 'Unless these men stay in the ship, you cannot be saved.'" So, wag kayong aalis dito sa ship na to, ha? Kasi pag umalis kayo, hindi kayo masisave. Kaya dapat dito lang kayo sa ship. Kahit anong mangyari, dito pa lang kayo sa ship. Okay, sabi ni Paul. "Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off. And as day was about to dawn," mabadaling araw na, no? "Paul implored them all to take food." O, kain na kayo, sabi ni Paul. "Today is the 40th day you have waited and continued without food and eaten nothing. Therefore, I urged you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from your head of any of you." And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then they were all encouraged and also took food themselves. In all, and in all, we were 276 persons on the ship. Marami rin pala sila, 276 na tao.
So when they had eaten enough, they lightened the ship and threw out the wheat into the sea. So nung nakakain na sila, itinapon na nila yung mga wheat, mga pampabigat kasi nakakain na sila, no? Para yung ship gumaan. When it was day, they did not recognize the land, but they observed a bay with a beach. May nakin silang bay na may beach. Onto which they planned to run the ship if possible. So, isasadsad nila yung barko dun sa bay. And they let go the anchors and left them in the sea. So, ginupit nila yung tali ng anchor para makasadsad yung bangka barko nila, no, sa bay. Kasi nga, naka-anchor yung barko nila sa ilalim. Hindi, pag may yung hangin, hindi sila makakasadsad kasi naka-stay lang sila dun sa anchor na nakatama sa bato. Kailangan putulin nila yung anchor para umandar yung ship papunta sa bay. Meanwhile, loosened the rudder ropes and they hoisted the mainsail to the wind and made for shore. Itinas nila yung ano, yung telon para yung hangin i-push sila papunta sa bay. Tapos ginupit nila yung, tinanggal nila yung anchor. But striking a place where two seas met, they ran the ship aground and the prow stuck fast and remained immovable. But the stern was being broken up by the violence of the waves. Yung stern, yung iikot, yung stern, nasira kasi nga yung waves malakas. Ang plano ngayon ng mga soldiers ito, and the soldiers' plan was to kill the prisoners lest any of them should swim away and escape. But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to the land. And the rest, some on boards and some on parts of the ship, and so it was that they all escaped safely to land. So lahat sila buhay. Nakapunta sila sa land. Gaya ng promise ng ni God. Nang pinadala niya yung angel. Kasi gusto ng mga soldiers, patayin natin mga prisoner, makakatakas to. Mabuti nang patayin natin. Pero ang sabi ng centurion, wag, hindi natin pwedeng patayin. Kasi pag pinatayin nila isa, papatayin nila na si Paul. Eh, hindi nila pwedeng patayin si Paul. So wala silang pinatay kahit isa. So yung ship nasira, no? Nung sumadsad na. Total, ano yun, wreck na. Pero, lahat sila buhay. Ito, last chapter na, ha? Acts 28 na tayo, ha? Tapusin na natin. Now when they had escaped, the Acts chapter 28. Now when they had escaped, they then found out that the island was called Malta. Hanggang ngayon may Malta pa rin, no? Yung mga tao sa Malta, ang tawag mga Maltese. Doon kaya galing ang Maltesers? Yung Maltesers, di ba chocolate yun? Favorite ko yun eh. Ang tawag sa kanila Maltese. No? And the natives showed us unusual kindness for their they kindled a fire and made us all welcome because of the rain that was falling and because of the cold. So gumawa sila ng fire, yung mga natives, yung mga Maltese, kasi mababait sila. So malamig para hindi magkasakit o mainitan agad yung mga tao na na-shipwreck. Naggawa sila ng bonfire. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. Si Paul, nag-gather siya ng mga sticks, ng mga twigs, para maging ilalagay sa bonfire para gagawa sila ng fire. Dahil nga malamig, dahil galing sila sa dagat, di ba? Basa sila lahat. Eh, nung nag-gather siya ng sticks, may viper or ahas
na lumabas. Tapos, dumikit sa kamay niya. Umikot sa kamay niya, fastened on his hand. Eh, nakita ng mga natives yun, na, ay, may ahas na dumikit dun kay, dun sa mama na yun na. Anong sabi ng mga natives? So, when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, no doubt, this man is a murderer, whom, though he escaped the sea, yet justice does not allow to live. Tingnan mo. Di ba sabi kind daw yung mga taga-island na yon? They showed unusual kindness. Pero nung makita nila na may ahas na dumikit kay Paul, kasi mga native sila, alam nila yung viper na makamandag yon, di ba? So, akala nila mamamatay si Paul kasi may dumikit na ahas sa kamay. Akala kinagat si Paul. Nag-judge ngayon tong mga taong to. Judgmental. Ay, may dumikit na ahas sa kamay niya. Ako, mamamatay tao yan. Sure na sure. Tingnan mo, may dumikit to. Nakaligtas man siya sa dagat, yung ahas ngayon ang papatay sa kanya dahil isa siyang ano, murderer. Tingnan mo, may justice. Judgmental na ang mga tao noon pa man. Makasalanan na ang mga tao noon pa man. Dumikit yung ahas sa kamay ni Paul. Hinayaan ni Almighty Father dumikit yun. Kasi wala namang bagay na didikit sa'yo o didikit sa servant ni God kung hindi niya inaalaw. Inalaw ni Almighty Father na dumikit sa kamay ni Paul ang viper. Bakit? Para ipakita sa mga natives na si Paul is servant of God. Tignan mo ha, but, kasi ang ginawa ni Paul, but he shook off the creature into the fire and suffered no harm. However, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. But after they had looked for a long time and saw no harm done come to him, they changed their minds and said that he was a god. Tignan mo, hindi lang naman, ay, Diyos na yan, Diyos na yan. Una, ginajudge nilang. Tapos nung hindi namatay, ay, Diyos yan, Diyos yan. Diyos daw si Paul. Ganun yung mga tao, no? Noon pa man, ganun na mga tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Lahat ng tao na, kasi ito, mga Maltese, hanggang ngayon, di ba, kahit tayo mga Pilipino, iba yung mga nationality, ganun tayo, judgmental tayo. Pero may mga bagay na hinaayahan si Lord na mangyari sa buhay natin. Hindi para tayo saktan, o hindi para dahil sa kaparusahan yun, kundi kailangan mong mapagdaanan yun para maipakita sa mga tao na ikaw ang servant ni God. Naintindihan niyo ba ako? Kasi lahat tayo makasalanan, ha? Lahat natin deserve na mamatay. Lahat tayo deserve na masaktan. Dahil makasalanan tayo. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa ibang tao na, ay, naku, may dumikit sa kanya, makasalanan yan. Dahil pag nagganon ka, ikaw din naman makasalanan ka kasi nag-judge ka ng tao. So, lahat ng tao makasalanan, deserve. Pero bakit may mga ibang tao na may ganun ang nangyayari sa kanila na kakaiba, na sobrang gory or sobrang masakit ang nangyayari sa kanila? Nangyayari sa kanila yon sa mga Christians yon, mga ganun bagay, para ipakita sa ibang mga tao ang kapangyarihan ni Almighty Father. Na si Almighty Father nagbabago ng buhay, na kahit mangyari, na kahit nangyari kay Paul yon, na ano siya, hindi na nagpatinag si Paul, okay? So tayo bilang follower Christ, kahit may mga pagsubok na dumadaan sa atin, hindi tayo magpapatinag para makita ng ibang mga tao na Christian tayo, na tayo ay kay Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin din dito. Nagkukuha niyo ba yung point ko? Kasi marami sa atin yung sabi, ay, hindi ko deserve to. Hindi ko deserve ang masaktan. Hindi ko deserve na ganyanin niya ako. Malaki ang pinag-aralan ko, mataas ang pinag-aralan ko, ganito ako. Hindi ko deserve ito, yung saktan niya ako ng ganyan. Hindi totoo yan. We deserve all of it. Dahil makasalanan tayo. Kaya lang nangyayari na iba-ibang mga nangyayari sa atin. Dahil ipinapakita ni Almighty Father yung power niya, kung ano ang reaction natin at kung ano ang magiging reaction din ng ibang mga tao as Christians sa atin. As Christians tayo, para ipakita sa mga tao kung ano ang magiging reaction natin.
kung lalakas ba tayo o manghihina tayo sa mga ganong mga trials sa buhay natin. Intindihan niyo ba ako? Medyo malalim ba? Kasi yun ang ibig sabihin dito eh. Kasi hindi to ilalagay sa Bible, hindi to iaalaw ni Almighty Father na mailagay sa Bible na walang ibig sabihin lang to, na wala lang, na gumanon lang si Paul, na dumikit lang yung anong ahas, na ganun, wala lang yun. May ibig sabihin ito, bawat isa dito may ibig sabihin na angkop sa buhay natin. Dahil nga itong Bible is makapangyarihan to. Na kung talagang bubuksan lang natin ang isip natin at isisik natin si Almighty Father, makikita natin lahat ng mga bagay na gusto niyang ipakita sa atin. O kagaya nito ha, ituloy natin na, in that region there was an estate of the leading citizen of the island whose name was Publius, who received us and entertained us courteously for 3 days. And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Ano yung dysentery? Yung dysentery, nagtatai siya na may dugo, tsaka may fever. Kasi may nakain siguro siya na madumi or maninaim na madumi, yung tatay ni Publius. Paul went into him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. So nag-pray ni Paul yung tatay ni Publius, kaya gumaling siya, pinag-pray siya. He laid his hands on him at saka siya gumaling. So when this was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were healed. So lahat ng mga tao ngayon na nasa island na yon, na may sakit, lumapit ngayon kay Paul. At naniniwala ako na may mga naging Christian sa lugar na yon, na kaya din napunta doon si Paul, inalaw ni Paul na mapunta si inalaw ni Almighty Father na mapunta si Paul sa Malta is para gumaling ang mga tao na to at para makilala rin si Jesus Christ. So, anong tawag dito? So, ganito, win-win situation pa rin ito kay Jesus Christ. Ha? Hindi, ay, naku, nakawawa naman si Paul, napunta ng Malta, nagkaloko-loko na, naligaw na, kasi nga yung ang may kasalanan, hindi nakinig sa kanya. Hindi, may will, may paraan si Almighty Father na may mga pangit na bagay na mangyayari sa iyo na magiging good in the end. Dahil ang may hawak ng buhay natin, si Jesus Christ, kaya niyang pagandahin lahat ng bagay na mga masasamang nangyayari sa buhay natin. Yung all things work together for good to those who love the Lord. Hindi ko lang alam kung anong verse yon. Basta alam ko lang yun, all things work together for good to those who love the Lord. And they also honored us in many ways, and when we departed, they provided such things as were necessary. Okay, so nung paalis na sila doon, di gumaling na, may mga naging Christians na rin siyempre, dun sa lugar ng Malta na yun, di ba? So, binigyan naman sila ng mga pangangailangan nila. Nagpa-thank you. O sige, maraming salamat. Ito, baka kakailanganan nyo. Binigyan sila ng pangangailangan nila, okay? Ng magagamit nila sa kanilang pagta-travel. Tumagal sila doon. Alam nyo, itutuloy ko to ha? 3 months. After 3 months, we sailed in an Alexandrian ship whose figurehead was the twin brothers which had wintered at the island. Ano yung wintered at the island? Kasi winter sa Rome. Kaya bago sila magpunta sa Rome, dun muna sila nag-stay sa Malta. Ngayon, 3 months na nandun sa Malta si Paul. Okay? Pati yung mga kasama niya. Ngayon, dumating doon yung twin brothers na ship. Dahil doon nagpalipas ng winter. Kasi winter nga sa Italy, malamig. Ngayon, tinignan ko, yung winter sa Italy, natatapos ng March. So, nung December, kung
kung ang gagamitin natin yung ano ngayon, yung months natin no, ngayon or yung years natin, yung days natin ngayon. So December, nandito sila sa ano, sa Malta. Na? December, January, February, tapos yung March, saka sila ngayon nag-sail papunta ng Italy, ng Rome. Walang binanggit na nag-Christmas ano sila, celebration, ano? Ha? Walang binanggit na nag-Christmas celebration, di ba? Kasi yung winter sa Italy is nag-stop yun ng March. So, March sila nag-ano. Pero walang nakita dito na nag-celebrate kami ng Christmas sa Malta. Walang ganon. So, ito na ha. And landing at Syracuse, we stayed 3 days. So, nag-land nga yung twin brothers na ship sa Syracuse ng 3 days. From there, we circled round and reached Regium. Kasi malapit ang Syracuse sa Malta. So, after ng Malta, malapit na lugar ng Italy doon, Syracuse. Tapos, meron doon maliit na... kung titingin kaya kayo sa mapa. Meron maliit na daanan doon ng ship, pwedeng daanan, yung Regium, doon naman sila daman. And after one day, the south wind blew, and the next day, we came to Puccioli. Yung Puccioli, Pozzuoli ngayon. Okay? Where we found brethren, and were invited to stay and stay with them 7 days, and so we went toward Rome. O, so na nasa Puzzuoli na sila, nakita na din yung mga brethren, they were invited for 7 days, tapos saka sila nagpunta ng Rome. And from there, when the brethren heard about us, they came to meet us as far as Appii, Forum, and 3 inns. When Paul saw them, he thanked God and took courage. So nakarating sila ng Appii, Forum, and 3 inns. Nandun na sila sa may daungan papunta na ng Rome. Yung babaan na ng barko. Yun ang last stop nila. Doon na yung papunta na ng Rome. Now, when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard, but Paul was permitted to dwell by himself with a soldier who guarded him. Ngayon nasa Rome na sila, ha? Tapos, may guard na nagbabantay sa kanya. Mag-isa lang siya. O, babasahin ko na to. Verse 17 up to 31. And it came to pass after 3 days that Paul called the leaders of the Jews together, so... When they had come together, he said to them, Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, who when they had examined me, wanted to let me go because there was no cause for putting me to death. Gusto nila akong pakawalan kasi wala namang rason para patayin nila ako o parusahan, sabi ni Paul. Pero, ito, but when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar that I had anything of which to accuse my nation. Hindi ko naman gustong akusahan ang nation ko, pero gusto kong mag-appeal kay Caesar. Kasi wala naman akong ginagawa eh, na masama eh. Okay, na magkakaroon para parusahan ako. For this reason, therefore, I have called for you to see you and speak with you because for the hope of Israel, I am bound with these chains. So nakatali pa rin siya ng chains, no? When they said to him, We neither received letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren who came reported or spoken any evil of you. But we desire to hear from you what you know, what you think for concerning this sect. We know that it is spoken against everywhere. Sabi ng mga Jews, okay. Wala kami na receive na letter galing sa Judea.
na nagsasabi ng kung ano masama laban sa'yo. Walang letter, walang nakarating sa amin. Ibig sabihin, pagdating ni Paul doon, wala, walang reklamo, walang letter eh. Wala namang, walang ano, walang, basta wala lang. Parang, wala ba? Ba't gano'n? Parang gano'n. Walang letters na sila natanggap na tungkol kay Paul. Pero gusto naming marinig yung sinasabi mo na tungkol sa resurrection, sabi ng mga Jews dun sa Rome. So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained the solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the law of Moses and the prophets from morning till evening. So ang tagal na to, no? Morning till evening, salita ng salita si Paul. Hindi siya napagod. Ina-explain niya yung kingdom of God. Inaano niya, binabalance niya yung law ni Moses, tsaka yung prophets, at saka yung pagdating ni Jesus Christ na resurrection. So yun ang inaano niya. Kasi nga, di ba, ang Old Testament at ang New Testament is magkakadugtong yan. So si Paul, pinagdudugtong-dugtong niya yung sinasabi ng mga prophets at saka yung law ni Moses dun sa pagdating ni Jesus Christ. Di ba, alam niyo naman na ang Bible, magkakadugtong siya. Na yung sinasabi sa Old Testament, nasa New Testament. Yung nasa New Testament, nasa mga prophets naman na prophecy. No? Alam nyo yun, di ba? And some were persuaded by the things which were spoken and some disbelieved. So may mga naniwala na mga Jews at meron ding hindi naniwala. So when they did not agree among themselves, they departed after Paul had said one word. Ito lang ang sinabi ni Paul, tapos nag-alisan na yung mga Jews. The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to our father, saying, go to this people. Ito yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, kay Paul. Na sinabi ni Isaiah, prophet Isaiah sa Old Testament. Go to these people and say, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Therefore, let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles, and they will hear it. And when he had said these things, the Jews departed and had a great dispute among themselves. Then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house, and received all who came to him, preaching the kingdom of God, and teaching the things which concerned the Lord Jesus Christ, with all confidence, no one forbidding him. Yun lang ang sinabi ni Paul. Natapos na ang usapan niya tungkol sa problema niya sa mga Pharisees doon sa Jerusalem at sa Syria. Ito lang ang sinabi niya. Kasi wala namang pinadalang sulat pala yung tungo si Ananias, si Governor Festus or si Greg Agrippa. Wala namang pinadalang sulat. Kaya hindi alam ng mga Jews sa Rome kung bakit sila pinatawag. Pero alam nila na nagpipreach si Paul regarding sa resurrection. So, 2 taon na muhay ng tahimik si Paul sa Rome. Wala nagbabawal sa kanya na mag-share ng Word of God. So, sa Rome, marami naging Christian doon. Okay? Sa parts ng Rome, mas maraming naging Christian sa Italy, yung buong Italy, mas maraming naging Christian pala doon sa part ng Rome. Ngayon, itong API Forum at saka itong 3 Inns na sinasabi, upper part to ng Mount Vesuvius. So before nagsabog yung Mount Vesuvius, wala na si Paul. Pinatay na siya. Pinatay na siya ng mga Romans si Paul. Kasi 2 years. Binigyan si Paul ng 2 years ni Jesus Christ na mag-share sa mga Romans. Tapos,
hindi sikat ang mga Christians. Alam naman natin, no? Hanggang ngayon, hindi naman sikat ang mga Christians, di ba? Dahil, bakit hindi sikat ang mga Christians? Kaya nung time din na to, hindi rin sikat ang mga Christians. Although may mga naniniwala, may mga nagiging Christians, hindi siya sikat na sikat. Hindi siya talagang, olika, convert na tayo ng Christianity. Hindi lahat naniniwala. Pero merong naniniwala. Yung mga naniniwala na yun, yun lang yung mga pinili ni Almighty Father. Ngayon, itong si Paul, napatay siya, no? Piyatay din siya, eh. Si Nero, naging emperor siya, si Nero. Nung naging emperor si Nero, galit si Nero sa mga Christians. Eh, since Christian si Paul, pinapatay niya. Dahil si Nero, sinunog niya yung Rome. Okay? Nagkaroon ng great fire sa Rome. Sinunog niya yung Rome. Ang isinisisi ngayon niya, yung mga Christians. Salot daw ang mga Christians. Kasi nga, si Nero, hindi siya matuwid na tao. Kasi alam naman natin na may mga bagay or may mga kasalanan na hindi pwede kay Almighty Father. Pero si Nero, gumagawa siya ng kasalanan. Kaya hindi sa kanya popular yung mga turo ni Almighty Father sa atin at ni Jesus Christ. Kaya hindi niya rin gusto si Paul. Kaya pati mga Christians, kaya pinapatay niya ang mga Christians kasama si Paul doon. So, maraming namatay na Christians, okay? Dun sa Rome. Dumami nga ang mga Christians, pero pinapatay ni Nero. Yung Mount Vesuvius, alam niyo yung Pompeii? Nasa lower part yon ng API Forum at saka ng 3 Inns, yung Pompeii. Merong volcano doon, yung Mount Vesuvius. Kagaya ng binanggit ko kanina, 'di ba si Drusilla? 'Di ba yung asawa ni Felix? Ni Governor Felix, asawa niya si Drusilla. May anak sila ni Felix, okay? Hero din ang pangalan. Sila isa sa mga namatay sa Mount Vesuvius ng pagsabog sa Pompeii. Kung naniwala lang, no, si Drusilla, no, sa sinasabi ni Paul na tungkol kay Jesus Christ, sana na-save si Drusilla. Or hindi natin alam, baka, kasi yung pagsabog ng Pompeii, ng Mount Vesuvius, ano yung biglaan yon? Tulog yung mga tao, kumakain yung mga, yung iba kumakain, kasi gabi yon. Pero may aso doon, yung, kasi yung teacher ko dati, nung college, nagpunta siya doon, may nakita siyang aso. Yung aso, kagat-kagat yung tinapay. So, unexpected yun, yung pagsabog ng Mount Vesuvius. Tapos biglang yung lava, biglang sabog sa mga tao. Kaya hindi na nakapaghanda yung mga tao. So, tulog sila. Kaya, kung titignan nyo sa internet, yung mga pictures ng mga tao doon na naging bato na. Yun totoong korte ng mga tao. Totoong mga tao yun. Nawalan na lang ng laman sa loob, syempre, kasi naging abo na sila, di ba? Pero yung outer part nun, totoong tao yun na, yun ang shape nila nung namatay sila. Kung naniwala lang si Drusilla, sana na-save siya, no, nung sumabog yung Mount Vesuvius. Kasi 79 AD sumabog yung Mount Vesuvius. Yung sa Pompeii. Sana lang may mga naging Christian din doon, di ba? Pero mas malaki ang damage ng Mount Vesuvius kung yung hangin is papataas papunta ng Rome. So meron pa rin niya pinotektahan si Almighty Father ng mga tao sa Rome. Kaya yung hangin papunta pababa sa Pompeii.
Kaya ang nadali doon, yung mga tao sa Pompeii, nadali na ang Mount Vesuvius. Naintindihan niyo? Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo, no, na yung Mount Vesuvius bigla yun. So, ito yung after mamatay ni Paul, siguro mga 10 years na, dahil sinunog nga ni Nero, di ba? Wala ring picture si Paul, okay? Dahil isa siya sa mga, hindi siya kinikilalang famous eh. So, walang mga picture, walang statue si Paul na makikita doon dahil ano lang siya, pangkaraniwang tao lang siya. Ang may mga statue lang doon, yung mga, sila Nero, yung mga leaders, mga emperor, gaya ng sinasabi ko, si Cleopatra, na kahit mas matanda kay Jesus Christ, si Cleopatra, meron siyang picture si Cleopatra, kasi nga, queen siya, na tinuturing ng mga tao, pati si Julius Caesar. Yung Rome, i-add ko lang ano, yung Rome, since si Julius Caesar, lagi siya nagpupunta ng Egypt. May mga nakukuha siya, ang ganda ng oras oh, isang oras kalahati na. Yung si Julius Caesar, gustong-gusto niya magpunta ng ano, no, ng Egypt, kasi girlfriend niya si Cleopatra. May mga nakikuha siyang mga artifacts from Egypt, dinadala niya sa Rome. So kung makikita nyo, kung i-re-research nyo, yung mga nasa Rome na mga arts doon, yung mga, may makikita rin kayo sa Egypt. So halos may pagkakapareho. Yung paganism ng Egypt, meron din sa Rome. Kasi nga, dinala ni Julius Caesar sa Rome. Yung mga customs and traditions ng Egypt. Kasi, amazed na amazed siya sa tradition ng Egypt. Kaya dinala niya sa Rome. At saka mahal niya si Cleopatra. Kahit i-check niyo, mahal ni Julius Caesar si Cleopatra. Pero si Cleopatra naman, mahal yata si Mark Antony. Hindi si Mark Antony Fernandez, yung si Mark Antony na ano. Hindi rin yung singer. Basta si Mark Antony doon. Basta yun, i-check nyo na lang doon ha, kung gusto yung matuto pa ng malalim tukol doon. Next time, ang ituturo naman natin, or i-share ko naman sa inyo, is yung letter ni Paul para sa mga Romans. Kasi sulat ng sulat si Paul, di ba? Wala siyang ginawa kundi magsulat. Haba-haba ng mga sinusulat ni Paul, ha? Pero guided kasi siya ng Holy Spirit, ha? Para rin, kaya rin siya nagsusulat is para rin sa atin. No? Hindi lang para sa Romans, kundi para sa atin. Hindi lang para sa mga taga-Corinthians, hindi lang para sa mga taga-Galatians, hindi lang para sa mga taga-Ephesians, hindi lang para sa mga Philippi, kundi para rin sa atin. Kaya, itong Bible, mahalin natin kasi guided, inspired to by the Holy Spirit. Ha? Ito yung mga gawa ni Jesus Christ at ni Almighty Father na from start to finish. Wala kang makikitang libro, daanin mo man sa buong mundo. Buong mundo, from start to finish, Bible lang. Hindi, gayo, check nyo. Ha? Lahat sila, meron yung Bible, magkakadugtong. Hindi siya yung walang discrepancy. Lahat talaga in line with the plan of the Almighty Father from start to finish, from Genesis to Revelation. Kaya magbasa tayo ng Bible. Ha? Thank you sa pakikinig. God bless us all and God loves us very much. Thank you.